So, hello guys! Nandito na naman tayo sa bago nating YouTube vlog. So, ang gagawin po natin ngayon is gagawa tayo ng Pimplex lap winding. So, dito, makikita nyo na nakagawa na ako. So, paano ko nga pa ginawa to sa simpleng paraan lang or sa in a simple way, yung hindi na kayo mahihirapan imano-mano. So, let's go! Punta tayo dito sa kabila. So, dito, punta kayo sa may circle. Then, center radius, pwedeng diameter. So, dito sa may radius, kahit ilan, kung ilan yung gusto nyo, pwedeng 100 na lang. Tapos, zoom mo lang. Tapos, ang gagawin natin is, magla-line tayo from the, dito sa may gitna. Hanggang dito. Okay. Wait lang. 100. Pag dito pala sa may ortho mode, yung ano dito is ano lang siya. Nasa hanggang 90 degrees, pwedeng 0, ganun. So dito, syempre yung radius natin 100. Tapos kung gusto mo ilagay yung angle, 100 tab 90 degrees. So, ayan, saktong-sakto na yan. Walang labis, walang kulang. So, dito sa may line, gawa tayo dyan. And then, gumawa ka ng rectangle. Siguro sa 20 muna. 20 yung, ano yung haba. And then yung width. Okay. Gawin na lang natin ano to 15, syempre 40 dito, and then dito 15 and 20. Okay, so paano natin i-connect to? Connect dapat natin siya dito. Itong mga line na yan, pang reference lang natin, kaya nilagay ko. Para hindi kayo magkamali sa mga, hindi mabitin, I mean, yung mga nilalagay nyong lines. Ganun. Tapos ito, i-delete mo na siya. And then, click mo lahat yan, or pag inumano-mano mo, ganyan. Left click mo lang. And then, punta ka dito sa may rectangular array and click mo tong arrow pababa and sa polar array. Wait mo lang. Tapos ayan, specify. Specify, so dito yung center. Okay? And then lalabas na siya yung items. So meron tayong 14 slots. And enter mo lang. Ay no no. 14 ilagay mo and then associative. Ayan. So, parang mali yung ano natin, ha? Ayun. Bakit hindi umabot? Wait lang. Ah, hindi pala na-click. So, Ctrl-Z, pag i-undo mo. I forget. Ang gawin mo muna dito is i-join mo sila. Pagsamahin mo. Pero parang yung sa may ano natin, gawin na lang nating 30 siguro yung ano. Or 20 plus 20, oo. Gawin nating 30 yung length natin dito. Ulit, gawa tayo ng line dito sa may center. Okay. Then 100, angle of 90 degree. So dito, gawa lang tayo ng 30 or eh hindi 15 pala, syempre 15 angle of 90 degree. Delete na natin to. Ayun. Dito din sa kabila 15 din, so 15. Ayan.
Tapos line. Then doon, 15 angle of 90 degree. Ngayon, pag sa mga ganito, ang gagawin mo lang is trim. Or ito, yung sa may gunting. Click mo yan. So, i-click mo to. And then, enter. O, diba? Malinis na. So, isa pa. Trim, i-click mo to. And then, enter. So, ayun. And then, dito naman, lagay, i-connect na natin siya dito sa may circle. Wait lang. Pag, ano kasi, hindi siya pwede. So, ang gagawin mo, punta ka dito sa my polar tracking or restrict cursor to specified angle. So, ayan. Sige, i-ano na lang natin dito. Tapos, i-trim na lang. Tapos, dito, gawa ka ulit ng line. And then, ayan. And then, trim mo lang. Enter. Okay. Dito din sa kabila. Ayan. Ito, tanggalin mo na. And then, ito. Tapos, i-combine mo or pag-joinin mo tong mga line na yan. Ang command lang is P, edit. And, P, edit. Click mo to and then enter. Tapos, join. Click mo yan. Ito, lahat. Then, yun. And then, enter. Tapos, join. So, escape mo lang. Ayan. Isang ano na sila, magkakasama. So, after nun, dito na tayo. Balik tayo sa my polar array. Okay, click mo lang tong polar array. Left click, tapos click mo yan. And then, enter. Ngayon, specify center point of array. Sabi niya. So, dito yung center ng circle natin. And then, sa items, syempre 14 slots. So, 14. And then, associative. Okay. Delete na natin to. And then, gawa tayo ng mga bilog dito. So, center radius ulit. Wait lang. Para maayos yung line natin. Diyan. And then, dito. Ngayon, diyan, sa may midpoint nila. And then, click mo lang to. Oh, 105. So, ayan. Naka 105 degree yung angle natin. Nilagay lang natin 15 angle of 105. Reference lang naman natin para hindi banking yung mga circle natin. What I mean banking is yung para hindi sila para magkapantay-pantay sila. Then circle radius ulit dito. Lagay mo lang siguro mga 2.5 radius ng circle. And then, copy mo to. Copy. Taas mo lang siya dyan. Ayaw ma-point. Gawa na lang tayo. Okay. Then, 2.5. Tapos, pwede mo na itong i-delete. So, ayan. O, diba? Ngayon, ipopolar array mo ulit yan. So, right, left click. Tapos, yan. And then, polar array. Click mo lang dun sa may circle. Circle sa center. Yan. So, 14. And then, associative. Oh, ayan. So, okay na.
Next is dito sa may commutator natin. Yan yung ano, gagawa tayo ulit ng dalawang circle. So balik tayo. Circle radius dito sa may center. Siguro gawin ko lang ano to, 50 yung radius natin. Ayan. Di bali dalawang circle. And then yung next, kung 40 naman, okay lang yung 40. Ayan. And then, syempre, lagyan natin ng line para sa number ng ating mga commutator. Okay, so maglagay tayo ng reference natin ulit. Okay, yan. And then, pag mag-insert ka ng mga text, punta ka dito sa annotate. And then, click mo lang to. So, multi-line text. So, ilagay mo lang dyan. I-move din natin mamaya. Dyan ko lang nilagay. So, ilagay mo lang dito is 1 or number 1. And then, yung size niya 5.0 depende. Ay lang, wait. Wait lang. Hindi napalit. So, 5.0. Ayan. So, ilagay na natin siya dito. Balik tayo sa home and then move. Ito. Okay. Ilagay mo lang dito. And then, i-trim natin to. Trim, diba? Tapos, click mo to and then enter. Ayan. Tapos, dito naman, gawin mo is ipopolar array mo siya ulit. So, click mo yung enter dito. Yung sa may center nila. And then, items 14 kasi 14 yung commutator natin and associated. So, ayun. Ngayon, iayos na natin to. Ayan. Okay. So, ipolar array natin to ulit. Polar array. And then, click sa my center. Ayun lang. Magkabaliktad. So, ang ginawa ko kasi dyan is, ito lang, dito lang sa part ng sa my numbering ang minanuman ko. Nangayusin natin. So, copy mo lang. Ito, copy. And then, dyan, i-place mo na siya. Dito. Okay. Yan. So, ganyan lang. Ito lang yung medyo matagal. Or, oo. Kasi, hindi ko alam kung may technique. Kasi para namang hindi magkabali-baliktad para mabasa nung mag-ano dito, mag-check. So, from i-ano mo lang siya from 14. Double click mo lang pag i-edit mo. 4 5 tapos 6 7 9 tapos 10. Eleven, 12.
30. Then, 40. So, ayun. Okay na. Oops. Ayusin natin to. Then, ito din. So, ayun. So, dito naman, sa may, ano natin, sa may armature, yan, ilagyan natin ng numbering din. Ayun. So, syempre, copy mo ulit. Diba? Copy. I-try nga natin dito yung magpo-polar tayo. Try lang natin. So, polar array. Click mo sa center. Ah, nag-ano talaga siya. So, ganyan na lang. Kaya na lang magmano-mano, guys. So, this is 2. This is 3. Kaya na lang mag-ayos nito ah. Para hindi mahaba yung video natin. Okay? 5, 6, tama ba? Okay. 7. Parang orasan ah. 8. Then 9. Oh, yung 9 natin naging 10, 11, good, and then 13. So, pwede yung ano to, ayusin na lang in your own way. Okay? So, ayan, lalagyan na natin ngayon ng coil. So, syempre yung pitch natin o yung coil pitch natin is 1. So, yung front natin, maglagay tayo ng polylight. Lagyan natin ng, sa may reference din. Kahit wag na. So, matatansya mo naman yan eh. Yun. So, dito. Okay. Tapos dito naman sa 2. Polyline. Ito yung back connection. Yung sa taas, yun yung front connection. Yung sa baba, yan yung back connection natin. Then, maglagay ka ng line dito. So, siguro, ang angle natin is 105. 100 angle of 105. Reference lang natin yan. So, polyline ulit. And then, yan. Polyline. Okay. Then, delete mo na to. Ngayon, gawin mo siyang arc. I-click mo tong line. And then, convert to arc. So, ganyan lang. I-bend mo lang. Kung gaano gusto mo yung paano yung pagka-bend niya. Okay. Ganyan. And then, syempre, ito din. Convert to arc. Ito. Ayan. So, ayun. So, i-ano na natin siya. I-wind na natin. So, i-join mo lang. Pagsamahin mo. P-edit ulit. And then, join. Click mo ulit. And then, enter. Join. So, ayan. And then, after nun, click mo to. And, polar array. So, click mo lang sa may center. Yun. So, 14. Then, associated. So, ayan na guys. So, dun sa may brushes, madali nyo na lang gawin to.
mag-line-line lang kayo dyan. Okay? So, ganyan. So, di bali, ang rewind natin is simplex lap winding. And yung coil pitch nila is 1. And yung back pitch is 2. Okay? So, eto na siya. Lagyan nyo na lang ng brushes. And, syempre, kung gusto nyo, lagyan nyo ng kulay. Ganito lang siya. So, hatch. And then, i-click mo to. And then, yun. So, ikaw kung anong gusto mo or pwede sky blue. Lalala. No, no. Control Z. Mali. Mali. So, pili ka kung anong gusto mo. Color. Pwede green. Green dito sa may ano natin, sa may front connection. And then, escape mo lang. And dito sa may back connection natin, hatch ulit. And yellow. Ito yung back connection natin. Yung nasa baba na circle. So, ayun. Ganyan lang, guys. And then, pag ililipat mo na siya dito sa may ano natin, do you call this? Dito sa may layout natin. So, ang command lang is viewport. Click mo tong viewport. And active model configuration, okay lang. So, click mo dyan hanggang dito. So, double left click. I-zoom mo yung ginawa mo. So, ayun. So, yan lang, guys. Pag may tanong kayo, kindly message me na lang at Facebook. Ilalagay ko na lang sa YouTube sa link. So, ayun lang, guys. Thank you.